Kami po sa inyo'y nagpupuga, bumabati kami at gumagala, dudulutan kayo ng kasiyahan, mag-enjoy tayo at magkatuwa. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matatata, ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ang kurang na bakla. Ang kulay ni Tabo ay parang negro, amoy ng katawan parang kalburo, ang hugis ng mukha parang kaldero, pag siya'y ngumiti parang kabayo. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba, ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng gurang na bakla. Tingnan niyo si Timba parang unano, katawa'y mabilog na parang sako, ang kanyang katulad nuno sa punso, ang laki ng mata ay parang kwaro. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba, ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba, ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla, idol din ng kurang na bakla, idol din ng kurang na bakla. Okay, mga kaibigan, maligayang bati po sa inyong lahat, lalo sa inyong mga suke, sa inyong lahat na fans ng Tabo at Timba. Sa aming pagsisimula, ay narito muna ang aking kasama. Palakpakan muna natin si Tabo. Ayan. Thank you, thank you. Oh, isa pa pong malakas na palakpakan pala kay Tabo. Ayan, salamat po. Uy, magsasalita ka na. Kinakilala na kita eh. Babatiin mo na yung mga tao. Ha? Ang Tabo ito? Kinakilala na kita. Kailangan lang bumati ka na sa kanila. Ah. Ayan. Ha? Tabo! Magsasalita ka na para bumati. Ah, babati. Ayan. Bingi. Sinong babatiin ko? Siyempre yung mga tao. Silang lahat. Silang lahat. Oh. Babatiin. Babatiin. Lahat. Lahat. Babatiin. Matarantado ito. Babatiin mo na nga silang lahat eh. Oo nga, babatiin lahat. Masalita ka na. Hoy! Daan mo na kayo, makaihi. Wisi! Matarantado ito. Sa dami ng tao yan, paihiin mo rin siya ang tablado. Eh, baka binabalik sa usaw. Ito talaga, puro kakalokohan eh. Ayan. Mga kaibigan, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa wikang Tagalog. Uy, pero tulitin mo talaga tayo rito. Sa wikang Ilocano na Imbag, Arabi, kata kayo, amen. Ba okay yan, baka may Ilocano rito. Sa wikang Kapampangan, Mayap, Abeng, Ikikongan. Okay, tama yan, baka may Kapampangan dyan. Sa wikang Bicol, Diyos, Maray, Nabanggi, Sendong, Gabos. Ayos ah, dami Bicolano rito. Sa wikang Bisaya, Mayong Gabi, Kanyong Tanan. Tama yan, dami mong alam pare.
At sabi kang hapon, minasan, kumbawa. Ay, sandali lang pare. Pataglibang ka na ibang basay, puro Pilipino tayo rito. Abay, lahat ng salita sa buong mundo, pinag-aralan ko. Ibig mo sabihin lahat ng salita sa mundo, alam mo? Oo. Okay, sige, ituloy mo. Sa wikang aliman, Guten Abend. Guten Abend, tama yan. Sa wikang Arabay, Masael Kair. Masael Kair, okay. Sa wikang Griego, Canilecta. Canilecta, okay. Sa wikang Italia, Buonasera Tutti. Buonasera Tutti, dami mong alam. Sa wikang Castilla, Buenas Noches con todos ellos. Okay, si senyor, si senyor. At sa wikang English, Happy Birthday to you. Tarantado. Eh, ganda-ganda nga ng pakilala ko. Eh, ako naman ang pakilala mo. Ikaw, ipakikilala ko. Siyempre, magandahan mo. O sige, ipakikilala kita. Ayan. Pero kinakailangan, lagi kang sasagot ng ka. Totoo po yun. Bakit? Ano yun? Background? Oo, para moderno. Ipakikilala mo, may background pa? Oo, siyempre. Oo, sige. Ibang dating nun. Okay, paano yan? Ga, totoo po yan. Yan. Okay. Mga kaibigan. Ga, totoo po yan. Ang aking kasama. Ga, totoo po yan. Magandang lalaki. Ga, totoo po yan. Ang taingay may loob. Gato! Wala! Tato ito, pupurihin mo ko tapos babagsak mo ko. Ayaw mo nun. Palitan mo na lang. Gawin nating pot. Maganda ba yan? Oo. Okay, sige. Pot. Mga kaibigan! Pot. Totoo po yan. Ang aking kasama! Pot. Totoo po yan. Magandang lalaki! Pot. Totoo po yan. Ngunit siya iso! Pot. Totoo. Hindi! Tato ito. Eh, totoo naman. Niya mo rito! Nakita kita kanina. Parang puno. Nung isang gabi kami nagtanghal sa San Pablo City, di man po nyo na itatanong itong kasama ko na tuksong manilip. Ayan, totoo. Uy, tarantado ito. Eh, nahuli nung sinisilipan. Sabi sa kanya, tarantado, bastos, manilip, hindi marunong maya. Sabi ko doon sa Ale, Ale, bakit po kayo galit na galit? Sabi sa akin, yung kasama mong yan, manilip. Sabi ko naman sa Ale, Ale, huwag kang magalit. Sapagkat ang lalaking naninilip ay dapat hangaan, dapat igalang. Okay. Sapagkat ang lalaking naninilip ay nagpapakilalang nalingon sa pinanggalingan. Sabi talaga ito, puro kakalokohan eh. Kami ho kanina, galing kami Batangas. Pagdating ho namin doon sa Alabang, yung aming driver ay tumigil doon sa tapat ng tindahan, bibili ng sigarilyo. Kita ko yun. Ay doon siya tumigil doon sa may tapat ng signboard ng no parking. Oo nga, no parking tinigilan niya eh. Nilapitan siya ng pulis. Sabi sa kanya ng pulis, hoy, mamang driver, marunong ka bang bumasa? Oh. Sabi ng ating driver, marunong ho. Sabi ng pulis, anong basa dyan sa nakasulat niya ang malaki? Ano sabi? Sabi ng driver, no parking ho. Anong ibig sabihin ng no parking? Oh. Sabi ng driver, bawal pong tumigil. Sabi ng pulis, alam mo palang bawal tumigil dyan, bakit ka dyan tumigil eh, alam mong no parking? Siya nga naman. Sabi ng driver, kagaling ho, tumigil din eh. Ay kami sa Batangas pa nagpreno. Tarantado, ano, wala pala ng preno. Umalis na yung pulis. Mayroon man nagwawalang siga. Lasing din? Oo, sabi ng siga. Labas! Labas ang barako! Mamatapang to. Bawal ang lumabas ng barako. Bakit? Eh, siya ang pinakabarako dun eh. Ah, siya ang pinakasiga dun? Nung walang lumabas na barako, ang ginawa nung siga, nagpunta sa restaurant, tulungan kanyang inom. Eh, mami, ano siya, nasa restaurant ni nakarinig siya ng putok. May pumutok? Oo. Lumabas yung siga. Oh. Sabi ng siga, sino? Sinong tarantado nagpaputok? Tapang ano? Nagpuputok pala yung pulis. Ah, pulis? Sabi ng pulis, ako, bakit? Sabi ng siga, ang lakas, bingi ako eh. Tarantado, takot pala siya sa pulis. Tapos yung pulis umalis na uli. Oh. Pagdating uli sa kanto, nakakita uli siya ng lasing. Lasing na naman? Sabi, hoy, lasing ka. Tara sa presinto. Hmm. Sabi ng lasing, hindi po ako lasing. Aba, mabait naman ito. Ako po yung uuwi na kaya ako'y nandito. Mabait. Sabi ng pulis, alin ang bahay mo? Sabi ng pulis, yan ang tapat na yan, yan ang bahay ko. Para maniwala kayong bahay ko, ito ang susi, tingnan nyo. Bubuksan ko ang pinto. Binuksan? Binuksan ang pinto. O, nabuksan naman? Nabuksan naman. Sabi ng lasing, kita mo, nabuksan ko ang pinto. Oh. Kita mo yung TV, kita mo yung stereo, akin yan. Ah, ganun. Para maniwala kang talagang bahay ko, ere ang susi ng aming kwarto. Binuksan ang kwarto. Binuksan din? Oo. Nabuksan naman? Nabuksan uli. Sabi ng lasing sa pulis, kita mo, nabuksan ko ang kwarto. Kita mo yung kama. Oh. Kama namin mag-asawa yan. Kita mo yung babaeng nakahiga. Asawa ko yan. Ako kayo. Kita mo yung nakadapa sa kanya. Ako yun. Ako. Tarantado. Sobrang pagkarasing naman yan. Malas ang pulis. Bakit naman? Ay, umalis na uli yung pulis. Oh. Pagdating ng pulis doon sa kanto,
Nakakita naman siya ng maraming tao. Tao naman. Pinagkakaguluhan niya ng kabayo. Kabayo? Oo, yung kabayo yung lalaki. O ngayon? Ay, yung kabayo yung lalaki, galit yung sex organ niya. Ay, yung organ ng kabayo? Umapalo-palo pa sa tiyang ganyan. O ganun talaga pag lalaki ang kabayo. Eh, sabi ng pulis doon sa may-ari ng kabayo, hoy, mamang may-ari ng kabayo, oh, ipatago mo yan sa kabayo mong iyan. Baka makita ng mga turista, masabi pang pati kabayo dito sa Pilipinas ay bastos. Oo. Pag hindi mo ipinatago yung sex organ ng kabayo, ikukulong kita. Oh, ano ginawa? Ang ginawa ng may-ari ng kabayo, lumapit sa kabayo, oh, binulungan ang kabayo. Binulungan? Oo. Ano binulong? Ewan ko, nung mabulungan ang kabayo, biglang umatras na ganyan sa kabayo. Itinagi yung organ niya? Oo. Aba. Sabi ng pulis, nagtaka. Aba, anong ibinulong mo sa kabayo at biglang itinago ang kanya? Oh. Sabi nung may-ari ng kabayo, baka po kayo magalit pag sinabi ko kung ano ibinulong ko sa kabayo. Hmm? Sabi ng pulis, pag hindi mo sinabi ko nung ikinulong mo sa kabayo, ibinulong mo sa kabayo, kita ikukulong. Oh, ngayon. Sabi nung may-ari ng kabayo, sabi ko sa kabayo, itago mo iyan. Pag hindi mo itinago, iyan ay sisipsipin ng pulis. Kumalas naman ang pulis na yan. Eh, hindi ka marunong eh, kahit tayo magtalungan dito. Sa pinag-aralan, hindi ka mananalo sa akin. Okay, pare. Pagdating sa pinag-aralan, wala ka sa akin. Kahit sa English. Champion ako sa English, pare. Oo, magtanong ka. Ha? Magtatanong ko sa'yo. Ikaw magtanong? English. Patutunay ako sa'yo, magaling ako sa English. Anong English sa baboy? Abay, pig. Simple naman, pare. Yung maliit na baboy. Piglet. Ayos ah. Yung hirap-hirapan mo naman, pare. Eh, anong English sa manok? Chicken. Yung maliit na manok? Chicklet. Chick. Chick. Ah. Ay, yung maliit na maliit na maliit na manok? Chick. Masandali lang. Wala na namang maliit na manok. Meron. Chick lang yun eh. Meron. O, ikaw, ano yung maliit na maliit na manok? Nor. Tarantado ka. Kita mo kasi sa kahon. Tarantado, napunta ka sa Nor. Oy, kahit nga sa pinag-aralan, hindi ko pa nalilimutan yung mga pinag-aralan ko. Kahit kung gusto mo, maglaban tayo. Arithmetic. Arithmetic? Oo. Oh! Oy, master ko, arithmetic. Magaling ka. Magtanong ka. Tatanungin kita. Ah! Halimbawa, mayroong isang jeep. May isang jeep? Yung jeep, mayroong pasahero. Isang jeep, may pasahero? Ilang pasahero? Limang pasahero. Limang pasahero? Okay. Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Nagbibilang kaya ta eh. Eh, baka bilisan mo eh. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Tarantado talaga ito. Ito ang tanong. Ilang beses lumiko ang jeep? Tarantado ka! Ba't binago mo yung tanong? Eh, ganyan ka lang, ganyan eh! Pinabayaan mo pa akong mabilang tarantado! Ah, hindi ka malalalo sa akin sapagkat ako'y maraming narating. Halos lahat ng sasakyan na sasakyan ko. Ano? Lahat ng sasakyan na sasakyan mo? Oo! Talaga? Oo! Halim mo, nakasakay ka ng aeroplano? Nung magpunta tayo sa Canada, sakay tayo ng aeroplano. Ba natatandaan mo? Oo! Sa tren? Nakasakay ka ng tren? Nung mag-siyaw tayo sa Bicol, sakay tayo ng tren. Ba, okay, oh. Sa barko? Nakasakay ka ng barko? Nung mag-siyaw tayo sa Iloilo, sakay tayo ng barko. Natatandaan mo, no? Sanay ka ba sa barko, pare? Oo. Dating seaman. Seaman? Oo. Eh, kung magtanong ako sa'yo, masasagot mo? Siguradong masasagot ko yan. Tungkol sa barko? Oo. Ilan ang angkla ng barko? Ang angkla ng barko ay dalawa. Dalawa! Isa sa unahan, isa sa hulihan. Batama, dalawa yan. O halimbawa, inabot ka ng bagyo sa gitna ng dagat, anong gagawin mo riyan? Ihuhulog ko yung unang angkla. Para hindi lumubog? Para hindi lumubog. Ay, kung may dumating isa pang bagyo? Ihuhulog ko yung padalawang angkla. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ko yung patatlong angkla. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ko yung paapat na angkla. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog yung palim. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ang paanim na angkla. May tarantado ka para eh. Bakit? Sabi mo, dalawa lang angkla ng barko eh. Oo. Oh. O, isang kakuha ng mga angkla mo. Ay, isang kakuha na yung bagyo. Isito! Pilosopo ka. At sasakyan! Ako, may tatanong sa'yo tungkol sa sasakyan. O, ay, master kayo mga sasakyan? Nung ako'y magpunta sa Bicol, oh, nakita ko yung train ipinasok sa barko. Train? Pinasok sa barko? Oo. Oh, oh. Tapos yung barko, ipinasok sa jeep. Yung barko, pinasok sa jeep! Alin ang malaki doon sa tatlo? Magpambira ito. Yung barko? Hindi. Yung tren?
Egypt. Hindi rin. Abay, puro ka hindi. Nasabi ko ng lahat eh. Ayun ang mas malaki. Ay, di mas malaki ang katangahan mo. Subat rin at barko sa jeep. Buisit! Tanga! Tanong ka ng tanong. Sa wala kang alam, sa sasakyan pa rin. Okay, magtanong ka. Ano ang pagkakaiba ng Manila bus kaysa Metro bus? Aba, may pagkakaiba yan. Ang Metro bus, lumalabas yan ng probinsya. Mm-hmm. Ang Manila bus, sa Manila lang yan. Mm-hmm, mali. Ang Manila bus, mas marami pasahero. Magkaiba yan? Mali. Magkaiba na kulay? Mali. Magkaiba na makina? Mali. Puro ka mali. Eh ikaw, anong pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus? Ang pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus, oh, yung Metro bus pumapasada hanggang probinsya. Tama yan. Yung Manila bus, walang pante, labas na talaga. Kita mong ultaw. Wisi! Tarantado to, ibang... Puro kakalokohan, kakayake. Ayan kami ng pakinig mo eh. Wala kang sinabi sa akin, basta ako sabihin ko sa iyo. Walang mangyayari sa iyo pagka hindi ka gumaya sa akin. Bakit? Eh yung asawa ko nga, ang galing. Asawa ko muna naman, asawa mo na naman. Pero ang asawa ko may problema. Ano problema? Yung asawa ko eh, pag nagse-sex kami, laging gusto'y dog style. Ba? Dog style? Oo. Okay yan, pari ah! Mag-i-enjoy ka rin! Masarap. Masarap yan. Masarap nga, lagi namang gusto'y tabi ng daan. Tarantado ka, dog style talaga, no? Pare, may tatanong ako sa'yo. Ano? Ha? Ano bang English doon sa mabahong hininga? English sa mabahong hininga? Oo. Don't talk to me. Uy! Tarantado to. Ay, ang baho ng hininga mo eh. Wishy! Amoy uto. Ulo! Dapat sa iyo, ikaw ay gumamit ng Rexona. Matarantado kayo. Rexona, sa kilikili yun eh. Alay, ang bunganga mo may anghit eh. Wishy! Bukod pa sa Rexona, gumamit ka ng tollgate. Ano tollgate? Baka callgate? Tollgate. Baka tollgate? Tollgate. Ay, tollgate eh, sa highway lang yun eh. Ala, eh di para pasagasana yung bungangat na umalis ang amoy. Wishit na ito. Pwede pa kumanta muna tayo. Ano? Okay, sige. Handugan natin sila ng awitin. Ayan. Huwag kang umihi, huwag kang umihi, kung walang maihian, pagkat marami ang magagali, pag umihi sa daan. Ladies and gentlemen, ito pong aking awitin ay tungkol sa mga kalalakihan. Uy, para sa ating mga lalaki? Ito ang atin. Okay. Ang lalaki kong umihi, ipit-ipit ng dali. Pagkatapos na umihi, pinapagpag ng kaunti. Huwag kang umihi, kung walang maiyak, pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. Mga kadalagahan, excuse me. Oy, sa mga kababaihan. Ang dalaga kong umihi, sumisirit pa ng kaun. Katapos na umihi, kinikilig ng kaunti. Huwag kang umihi, kung walang maiiyak, pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. O ano naman yan? Ere naman po sa mga bakla. Hoy, sa mga bakla? Ang bakla kong umihi, kinakalat pa ang tali. Pagkatapos na umihi, ay itinatali uli. Umihi, huwag kang umihi, kung walang maiiyak, pagkat marami ang
ang nagagali. Pag umihi sa daan. O, para kanino naman yan? Are naman po ay para sa mga tomboy. Ha, tomboy? Oo. Mm-hmm. Ang tomboy kong umihi, nakatindig pa kunwari. Pagkatapos na umihi, tinatampal ng kaunti. Huwag kang umihi, huwag kang umihi, kung walang maihian. Pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. Are naman po'y para sa mga lolo. Ay, lolo? Oo. Mm-hmm. Ang lolo kong umihi, ang patak na ay sabinti. Pagkatapos na umihi, inaamoy ang daliri. Huwag kang umihi, kung walang maiyan. Pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. O, para sa ano man yan? Ere po'y para sa mga lola. Oy, sa lola na? Mga lola, excuse me. Mm-hmm. Ang lola kong umihi, humuhugak na ng kaunti. Pagkatapos na umihi, ay humuhugak uli. Ganyan eh. Iba't ibang klase ng ihi pala yan. Aba, siyempre, lahat ng tao may kanya-kanyang ganyan. May kanya-kanyang ihi. Kaya kunanta yung lola, guwanong akin lolo. Bakit ano lolo mo? Abay, ganun na rin eh, kung umihinga sa... Ganun na rin? Oo. Ikaw ba may alam sa lolo? Oy, naulit. Nabanggit mo yung lolo. Bakit? Marami akong lolo. Maraming lolo? Magkakapatid. Magkakapatid? Ang tatanda na. Matatanda na? Oo. Bakit? Pero, yung isa kong lolo, kahit matanda na, mahigit na 100 taon. 100 taon na? Nagtatrabaho pa. Aba, masipag. Oh, masipag. Nagtatrabaho pa? Nagtatrabaho pa. 100 taon? Oo. Anong trabaho niya? Aba, humihilis siya ng gatas. Humihilis ng gatas sa baka. Aba, humihilis siya ng gatas sa baka? Oo, oh, yun ang trabaho ng lolo ko. Eh, nakakagano, kadami ang kanya nakukuhang gatas sa isang baka. Aba, sa isang baka lang? 2 galong gatas ang nakukuha niya. 2 galong gatas ang nakukuha sa isang baka ng isang... Sa isang hilisan lang? Ay, konti lang pala. Ano ko, kung di talaga ganun? Luma sa aking lolo. Bakit ano lolo mo? Yung aking lolo, ganun din ang trabaho, 100 taon na rin. Humihilis din ang gata sa baka. Ganun din ang trabaho? Oo, pareho silang trabaho. Ganun naman kung karaming gata sa nakukuha? Ba, 1 tabo. Pinagmalaki mo 1 tabo sa akin, 2 galon. Abay, turo ang ginagatasan. Turo, buwis yan. Laki yun eh, walang gata. Hey, sinasabi sa iyo, ang lolo mo walang panalo sa akin eh. Walang panalo eh, nga sa kong lolo, linaw pa ng mata eh. Malinaw mata? Oo, matanda na rin, mahigit na rin 100 taon. Mahigit 100 taon, malinaw mata? Sobrang linaw ng mata, pare. Ba, bakit? Paano napatunayan malinaw mata? Aba, yung tao, isang kilometro ang layo, kilala pa niya. 1 kilometro ang layo, kilala pa ang tao. Ah, ganun kalinaw ang lolo ko. Ay, malabo na pala ang mata ng lolo mo. Anong malabo? Yung aking lolo, ang malinaw ang mata. Bakit? Eh, yung kalahating kilometro, kita pa niya ang tao, kilala pa niya. Tarantado ka. Pinagmalaki mo, kakalahating kilometro sa aking lolo nga. 1 kilometro layo. Abay, nakapikit yun. What? Yung lolo ko talaga magaling. Bakit ano galing? Eh, ikaw ang lolo mo. Puro palpak ang lolo mo. Turo. Yung isang pang lolo? Oo. Oh, ang dami mo naman lolo. May magkakapatid yan eh. Kita puro 100 taong. Oo! Oh! Eh, lolo ko ngayon. Matuling pang tumakbo? Matuling tumakbo? Oo! Oh! Ganon katuling tumakbo? Sa 1 kilometro, 30 minutos natatakbo niya. 30 minutos yung ilang kilometro? 1 kilometro! 30 minutos tinatakbo? Ganon kabilis tumakbo lolo ko? Ay, luma na naman sa lolo ko. Bakit naman? Ay, yung lolo ko, 1 kilometro, 2 oras niyang tinatakbo. Pambira ka naman, 2 oras. Ay, sa lolo ko nga, 1 oras lang takbuhin yan eh. Abay, paluhod yun! Paluhod? Ikaw talaga po nakakalokohan eh. Eh, ikaw eh. Sobra naman. Sinasabi sa iyo, pag ako ang iyong kalam, hindi ka mananalo sa akin yung aking lolo.
Yun ay gumagawa ng itlog. Gumagawa ng itlog? Oo, yung itlog na pula. Aba, yung panghala po yung lolo mo? Oo. Oh, oh. Nagagawa ng itlog na pula? Oo. Oh, oh. Gano'n bang katagal yung ginagawa ng itlog na pula? Nung aking lolo? Oo. Oh, dalawang minuto. Dalawang minuto? Ay, pagkala ko dyan, yung itlog na pula, ginagawa niya isang buwan bago hanguin yan eh. Dalawang minuto lang. Bakit pa? Paano ginagawa ng lolo mo? Kinakamot. Tarantado ka, ibang itlog. Ako galing sa ibang bansa eh. Galing sa ibang bansa? Oo. Saan bansa? Doon, sa mga bansang tinarunan ng lolo ko. Ikaw talaga po nakakalap. Galing din ako Singapore. Galing ka Singapore? Oo. Bakit? Ano namang masasabi mo dyan sa Singapore? Paano ako'y nasa Singapore, pag ako'y nalulungkot, ako'y nanonood ng sine. May sine doon? Mayroong pelikula doon. Anong mga pelikula? Tagalog. Tagalog din? Kung anong meron dito sa Pilipinas, meron din sa Singapore. Papareho? May pagkakaiba ng kaunti. Ano naman pagkakaiba? Pinapalitan nila ang pamagat. Pinapalitan ang pamagat? Oo. Ano naman pinapalit? Itlog ko. Itlog? Pambihira naman. Uy, halimbawa, pelikula ni Fernando po. Isang bala ka lang. Medyo marahal lang. Paano? Hindi ko maunumaan eh. Halimbawa, pelikula ni Fernando po. Isang bala ka lang. Singapore. Ah. Isang itlog ka lang. Okay ka, pere ko. Okay ka, itlog ko. Bangkay kitang hakbangan. Bangkay kitang itlogan. Hawak ang buhay mo. Hawak mo ang itlog ko. Paano ang puso ko? Paano ang itlog? Pitik sa buwang. Pitik sa itlog. Ay, doon ko rin natutunan ang pagtingin sa babae. Anong pagtingin sa babae? Abay yung babae. Makita mo lamang lalapit sa tindahan at bibili ng sigarilyo, alam mo kung may anak na o wala pa. Ha? Sa paano paraan? Sa pagbili ng sigarilyo. Bibili lang ng sigarilyo sa tindahan? Malalaman mo na kung merong anak o wala pa? Oo. Ba? O halimbawa yung wala pang anak, paano mo masasabi yan? Yung wala pang anak? Oo. Ganito ang lakad niyan. Halimbawa lalapit sa tindahan? Mm-hmm. Pabiling hope. Hope. Bakit hope? Wala pang singaw. Napatikom, wala pang anak yun. Wala pang anak yun? O halimbawa, dalawa ng anak? Dalawang anak. Oo. Ganito na lakad niyan. Paano? Pabiling Marlboro. Marlboro? Dalawa ng anak noon? Kaya pala. O halimbawa, tatlo ng anak? Tatlong anak. Oo. Ganito ang lakad niyan. Paano? Eh? Sobra. Pabiling Ladicha. Ladicha? Oo. Pambira naman, oh. Ay, kung lima ng anak. Lima ng anak? Oo. Nakaw, lunggaang na yan. Anong lunga? Paano? Sobra. Pabiling balintawa! Tarantado ka. Singapore pala, pagluwa ng bunga nga, pagdami ng anak. Buti pa, kumanta muna tayo. Okay, sige. Oh, sige. Mm. Haharnahin muna natin yung anak ni Aling Angge. Ano? Yung anak ni Aling Angge. Maghahara na tayo? Oo, yung nakita natin kanina. Ay, yung maganda? Oo. Oo. Anak ni Aling Angge. Anak ni Angge yun. Yung maputi. Maputing maputi. Yung maraming galis ang puwit. Oo. Maraming galis ang puwit. Maganda nga siya eh. Haranahin natin. Haranahin natin. Narito yata si Aling Angge. Mm-hmm. Magandang gabi po, Aling Angge. Ayun, no? Allah, kami yung magnanakaw. Hoy! Kung ikaw ay mahimbing sa gitna ay nanggiling. Pagkira ka, paano ba sinaputo yung harana natin? Ay, nalito ako eh. Ikaw talaga nakakaya kay Aling Angge. Papalitan. Palitan na natin yung harana, yung kanta. Yung pangharana? Oo. O sige, maestro. Pagbutihin mo. Hoy, kakanta na tayo. Si Aling Angge nakatingin. Medyo tsupuhan natin. Hindi, sabay tayo. Oh. Gusto mo rin, di makasari tayo. Kung kami po'y lele mo, sandali-dali po ninyong bigyan, baka kami mapagsara sa pinto ng kalangitan. Malamusto! Marantado! Hindi pwede nakakaya yun eh! Papalitan na hindi pangharana yun! Hindi pwede yan! O, yung pangharana! Oh, sige, sige! Okay! Uy! Tingin siya!
simbang girl, simbang girl. Isabel, awat pan, tiban. Simbang girl, simbang girl. Isabel, awat pan, awat pan. Dali lang. Nakakalito. Ano yan? May mga rana natin eh. Kung saan sa pumupunta eh. Ay, paano? Yung tunay ng kanta. O sige, mabuti pa. Paparinggan natin na sa magandang kanta. Ito ang handog sa anak ng Aling Angge. Ayan, o. Okay, para sa iyong anak, Aling Angge. Ang mahal kong bili ay sobra ang kiri. Sobra ang hilig niya sa pagpapasexy. At parang artist na kung siya'y umarte. Ngunit ang katawan ay tatag ng buni. May panyo siyang butas, may sukulay na bungi. Ang binti niyang saka, ang ugat ay nakusli. Haharap sa tao at sa tanging itingi. Pigasabay, paklipa ang labi. Nang kami ay nagsayaw, nang kilitong gano, ang aking sarili muntik ng himatay. Dahil sa amoy niya, akala mo'y kambing pa. Ang binong ba ng rog at asuri. Ang ilong ay sarap sa ibabaw ang butas. Ang maamo niya ng mukha, kapag niya ang lapad. Sa kapal ng galis, laging nagkakalkal. May puli sa bato, may anhang baliktad. Ang ilong ay sarap sa ibabaw ang butas. Ang maamo niyang mukha, kapag niya ang lapad. Sa kapal ng galis, laging nagkatalkal. May puli sa bato, may anhang baliktad. At ang kilikili umaalingasa. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, narito muna ang isang patalastas buhat sa ating tagapagtugoy. Toing! Hello, Dad. Ano yon? May sasabihin ako sa'yo. Bakit may problema? Nagsit na lang ako sa fine art. Bakit? Ayaw ko nang mag-doktor. Sana maintindihan mo. Sino bang may sabing doktor ang kunin mo? Sabi ko'y konduktor. Tarantado ko, sinisira mo yung patalastas eh. Patalastas mo? Sabi yung tagapagtagoyot, Toy? Toy? Mga kadalagahan, ngayon ba'y sinisipon nilalagnat? Opo. Kung ganun gumamit ng bes. Anong bes? Yung bes, yung malamig-lamig. Yung pinapahit? Oo. Uh-huh. Kumuhit ng malalim. Pasakat ng butas ng ilong. Ilong? Butas ng tenga. Tay. Butas ng bunganga. Lahat ng butas sa katawan ay pasakan. At kayo na rin magsasabing, wow, very hot, very cold. Eh, ganyan sa radyo eh. Alam mo sa radyo, meron pa mga patalastas na ginagawa dyan. Anong patalastas? Yung mga patalastas at saka yung mga drama. Sanay ka sa radyo? Oo, oo. Anong nalalaman mo sa radyo? Nagdadrama ako. Nagdadrama ka? Oo. Oy, dramatist na rin ako. Paringgan natin sila ng sampul ng drama. Okay, sige. Talaga marunong ka magdrama. Dramatista nga eh. Mga kaibigan, amin pong inihandog sa inyo ang dulang may pamagat na ang langit-ngit ng papag. Ganda ng pamagat. Itay! Ano yun, anak? Huwag ka munang mamatay, Itay! Anak, alam mo na mo may sakit ako. Ngunit Itay, huwag ka munang mamatay sapagkat wala akong kukunan ng pera, wala akong kukunan ng pambayad sa ilaw at sa tubig. Itay, huwag ka munang mamatay, please, Itay. Alam mo, anak, talagang mamamatay na ako. Huwag muna, Itay! Oras ko na, anak. Naku, Itay, mamamatay na talaga. Huwag ka munang mamatay, Itay. Anak, anak, ma'am. Ay! Itigas ng ulo mo eh. Sabing huwag munang mamatay, namatay ka rin. Puro kakalokohan eh. Eto, alam mo. Yan yung napanood ko nung araw sa pelikula. Saan pelikula? Yung una namin panonood ng aking asawa.
Ganon? Oo, naku, yun ang malaking problema. Sa unang pagdadicho? Unang panunood namin ng sine. Hindi pa kami nakakapanood ng sine. Oh. Noon lang kami nakapanood ng sine. O, ano nangyari? Nagpunta kami sa sinehan. Oo. Uh-huh. Tumubos kami ng ticket. Oh, ngayon. Eh, nung maiabot ng aking misis yung ticket doon sa pinto, ipinunit ang... Ang ticket? Oo. O, ba't talaga pupunitin ng takalyera yun? Sabi ng aking asawa sa akin eh, nakutabo, pinunit eh, anong gagawin natin? Sabi ko, bumili ka uli ng iba. O, ano ginawa mo? Bumili uli ng iba kaming ticket. Oh. Nung iabot uli doon sa pinto, uh-huh, pinunit na naman ang takalyera. Ba't talaga pupunitin yun? Sabi ko, iba ubos ng pera natin eh. Oh, isa pang bili ng ticket. Oh, bumili ka ulit. Kumuha ulit kami ng ticket, iniabot ulit doon sa pinto. Oh, ngayon? Pinunit na naman ng takalyera. Talaga na mapupunitin pare yun eh. Ay, sabi ko sa aking asawa, ay gagawa nata ng parakit yung makapanood dyan. Oh. Ay, nung malingat yung nasa pinto, oh, nagtakbuhan kaming paloob. Tumakbo kayo papasok? Oo. Ano nangyari? Pagdating namin sa loob, ang eksena doon sa pelikula ay nakaganyan si Fernando po. Si Fernando po? Sabi ni Fernando po, magbayad kayo. Pag hindi kayo nagbayad, papatayin ko kayo. No. Ay naku, hindi kami nagtakbuhan palabas. Nagtakbuhan kayo? Oo. Abay po isip. Nung kami magkita, malalim ng gabi. Nagkahiwalay kayo? Nagkahiwalay kami. O ngayon? Nung kami magkita, sabi ng aking asawa, talaga ang galing ni Fernando po. Ano? Oh, bakit? Ay alam na kita, hindi nagbayad. Hindi wala kayo. Para kayong mag-asawang tanga eh. Ay, sadya naman eh. Eh, may nasabi mo yung mag-asawang tanga. Oh. Doon sa amin, mayroong mag-anak na tanga. Ah, mayroon naman mag-anak na tanga? Oo. Paano yan? Sabi nung ama doon sa anak, anak, para kita mayroong mapag-aliwan, bumili ka ng radio transistor sa bayan. Oh. Walang kuryente sa kanila eh. Ah, noon. Ay, di yung anak ay umuwi ng bayan, bumili ng radio. Ano ba kala buhay nila? Magsaka lang. Magsaka lang? Ay, nung makabili ng radyo, saka sa jeep na ganyan, kalong-kalong niya gusto ng patunogin ng radyo. Sa kasabikan? Medyo nahihiyala sa mga tao. Naku, o anong nangyari? Pagbabado sa jeep, punta siya sa kanila, binuksan agad ang radyo. Binuksan ng anak? Ang nabuksan sa radyo, dula. Oh. Sabi sa radyo, bitiwan mo ko. Pag hindi mo ko binitiwan, papatayin kita. O, ano ginawa? O, di, tinapon ng radyo. Naku. Pagbatay sa kanila, sabi ng amay, ano, nasa na radyo binili mo? Oh. Sabi nung anak ay nakaw, ay meron nung nagsalita sa loob na bitiwan ko raw, pag hindi ko binitiwan, ako'y papatayain. Kinuha ang gulo. Sabi nung may kita, pupunta natin yan. Oh. O di magkasama sila, punta doon sa radyo. Uh-huh. Nung malapit na sila sa radyo, tuloy pa rin ang dula sa radyo. At tuloy pa rin? Sabi sa eksena sa radyo, huwag kayong lalapit. Pag kayo lumapit, papatayin ko kayo. Naku! Ano nangyari? Sabi nung uma, kita na anak, ako pala'y karamang. Tandira ay talaga mag-anak na talaga tayo. Talaga ay, mga tanga eh. Oh. Ikaw ba, alam mo ba kung paanong tanga? Yung ha? Mga tanga, paano mo malalaman tanga ang papasok sa sabungan? Aba? Ay, siyempre, pag ang pumasok sa sabungan ay yung dalay itik. Ba, yung nga ano? Para yun. May tanga pa sa roon. Meron pa? Ano yun? Yung pumusta sa itik. Hila, ano pa? Meron pa rin? Oo, oo. Ano yun? Yung nagtanong, nanalo ka ang itik? Puro talaga sila yung usapan natin. Ano ganyan eh, sa mga manok ang ginagamit dyan eh. Mga manok? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng manok? Abay, siyempre, galaga ako ng mga manok sa amin. Kung alam mo lahat ang uri ng manok, anong tawag mo sa lalaking manok? Pandang. Ah, yes. Ay, yung babaeng manok. Inilin? Yung mga anak. Sisiw! Ikaw talaga oh. Anong tawag mo sa kanila? Si... Mga manok! Hindi. Mag-anak ng manok? Mali. Manokan? Mali. Poultry? Mali. Eh, ikaw, ano tawag mo dyan? Ang tamang tawag dyan, kurr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 r
Pero ang kalokohan. Eh, ako'y nag-aaral ganyan eh. Nung ako'y nag-aaral, sabi ng aking maestro, class, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating sariling katawan. Sariling katawan? Oo. Oh. At gagamit din tayo ng pag-aaral tungkol naman sa pananalita. Sa pananalita? Inyong, sabi sa amin, inyong gamitin ang salitang hamakin sa pangusap. Ganon? Oo. Ano nangyari? Sabi ng maestro, Pedro, gamitin mo ang salitang hamakin. Sabi ni Pedro, ang mahirap, huwag hamakin. Ba tama yan? Sabi ng maestro, good. Eh, ikaw, Julian, ikaw naman na sumunod. Oh. Gamitin mo ang salitang hamakin. Sabi ni Julian, pag-ibig, huwag hamakin. Tama rin, eh.
Tapos sabi ng maestra, Tabo, ikaw naman ang gumamit ng salitang hamakin. Ikaw naman? Tumayo ako. Sabi ko, ma'am, kami po'y tatatlong magkakapatid. Ulila na po kami sa ama't ina. Yung pong aking bunsong kapatid, 5 taon. Isang araw po nag-uulan-ulan, yung aking kapatid ay nagsaing. Oh. Ay 3 salupang isinaing. Sabi ng maestri, at sabi ko sa iyo, gamitin mo ang salitang hamakin sa pangusap, huwag kang magpwento. Oh, ano nangyari? Sabi ko, iba, hamakin niyo yun. 3 salupang isinaing, kami tatatlong kakain. Hindi, nagamitin niyo hamakin. Galing mo talaga, pare. Oh, sabi mo sa akin, magagaling ka sa mga panagalog, mga pangusap. Eh, siyempre. Ay, ikaw, ano ka ba? Oh. Oh. Sabi mo sa akin kanina, alam ko, sinasabi ko na siya, di mo maintindihan eh. Sabi ko sa iyo, gamitin ng paya! Ay, yung salitang paya! Oo! Ay, alam ko yan! Alam mo yan? Oo! Oo, lalo alam ko! Ay, ikaw? Ha? Paano mo magagamit ang salitang payak? Payak na pangusap? Oo, payak na pangusap. Nakita kanina, nakita ko ikaw kanina, naliligaw. Oo. Kita ko ang iyong payak. Ay, kuyo, kuyo butang bayat. Ibig sinasabi mo. Katawa na tayo! Puro kakalokohan eh. Ha! Mga okay. Kaibigan, narito kami ng awitin! Wale, wale, maestro! Kakatatay na huwole-bole. Huwole-bole? Oo. O sige. Huwole! Go! Para sayaw! Sayaw! Cheers! Cheers! Sandali! 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 Sandali pa rin! Pambira to. I-tempo mo. Tigas-tigasan mo. Titigasan? Oo. Silang buti. Bilisan mo! Bilisan! Ang dami na pare, ay! Sumbira talaga ito. Uli-buli! Itsempo mo, huwag mo mabilis. Madalang lang. Madalang lang? Oo, gayahin mo ko. Sabi mo matigas eh, na mabilis eh. Oo, hindi. Madalang lang. Malambot lang. Madalang lang. Okay. Sobra ka naman ginagawa mo. Hindi ka ba marunong sumayaw? Sige, alam ko na! Okay! Sibre! Hore! 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 Ang awiting sariling kumpos po namin. Ito po ay para sa mga magiinom. Ako ay nagtanim ang sir. Anong tuwa ng tumador may lumabas na pulutan kalderetang umusok may bulalo may inihaw. Sigarilyo ay imported tanhir salen at YSL mangininom tuwang tuwa nalangu at nakuso ang nainom tatak libre sigarilyo'y tatak hingi. Sadyang libre ang inuman kapag tayo'y may handaan. Walang ubos ang inumin, walang ubos
ang pulutan. Kapag ika'y walang kontrol sa pag-inom at patagay, siguradong malalasing, uuwi kang gumagapang. Asawa mo'y magagaling at hindi ka makakatungig. Asawa mo'y magagaling at hindi ka makakatungig. Pare. Ano may pare? May tatanong ko sa iyo. Ano naman yung pare? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng hayop? Ba, siyempre naman pare. Nag-aalaga ako ng mga hayop. Agriculturista ko. Talaga? Oo. Eh kung alam mo lahat ang uri ng hayop, anong hayop ang magkabila ulo? Ang hayop... Basandali lang pare. Wala namang hayop na magkabila ulo eh. Meron. Wala niyan. Meron. Pambihira ka naman. Eh ikaw pare, ano ang hayop na magkabila ulo? Aba, ang hayop na magkabila ulo, aso. Aso? Oo. Bakit aso? Nagkambitan. Yeah, ito, pati aso, pero nakialaman mo. Sinasabi siya, ako magaling sa ganyan tanong eh. Kung gusto mo, ikaw magtanong. O sige, may nalalaman din ako, pare. Sige. Mahilig ka ba sa gatas, pare? Siyempre naman, para lumusog ang katawan. Maganda sa katawan yung gatas, ano? Oo, oo. Ito ang tanong ko siya, pare. Ano yon? Alin ba ang mas masarap? Gatas ng ina o gatas ng baka? Allah, ikaw, sarap naman ang gatas ng ina. Bakit mo naman nasabing mas masarap sa ina? Ay, maganda ang lalagyan. Ang sarap, ototain. Sabi ito, uulig mo talaga. Oo, alam mo, yung lahat ng parte ng katawan, alam ko eh. Oy, alam ko rin yan, pare. May itatanong ako sa iyo, ha, tungkol sa katawan. Sa parte ng katawan ng tao? Oo. Master ko lang dyan. Ano ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao? Punong tinga. Hindi. Leeg. Nako, maraming libag. Kilikili. Nako, may anghit. Singit. Nako, mabaho. Nako, lalong mabahong utot. Oh, hindi na ako tumama sa iyo. Oy, ikaw! Anong parte sa katawan ng tao pinakamalamig? Ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao ay ngipin. Bakit ngipin? Pag hindi ka nag-toothbrush, nag-yiyilo. Yan ang asawa ko'y ganun eh, puno ng tartar. Ang isawa mo? Alam mo ang asawa ko? O bakit? Nung araw, nung hindi pa siya tumataya sa huwiting, oh. Siya kung kumain eh, kamay. Nakakamay? Oo, sa Batangas ay sakol. Sakol, oo. Oh. Oh. Kamay, ginagamit. Nung malulong sa huwiting, aba, nakakutsara na ngayon. Aba, umasenso, yumaman? Hindi, lugaw na ang kinakain. Alam mo yung aking asawa ay nagalit sa ako ng isang araw, dumating akong lasing ako. Oh. Sabi nung aking asawa, hoy, para matigil ka sa paglalasing, kitang dalaway magpupustahan. Magpupustahan kayo? Sabi kayo, anong pustahan? Lasing ka talaga. Sabi sa akin, kita'y palayuan ang ihi. Pustahan niyo, palayuan ang ihi? Pag ikaw ang wika ay tinalo ko sa palayuan ng ihi, titigil ka na sa pag-iinom. Mm. Pag ikaw naman ang nanalo, tuloy na ang pag-iinom mo. Ah, ganun ang kondisyon? Sabi ko sa kanya, mapapalabang ka naman. Siyempre, lalaki ka eh. Sabi ko, sige, palayuan tayo ng ihi. Sinong mauna? Sabi nung aking asawa, ako. Ah, siya nauna? Oo. O ngayon? Abay, wala na palang bante. Ha? Itinasla ang bako. Tumihin ako, ang layo ng abot. Sumiritin? Oo. Aba, marunong ano? Sabi ko sa kanya, sisiw. Itong ihi ko, tingnan mo, malayo ito. Jack Palos siya, lalaki ka. Binuksan ko ang zipper. Oh. Hinawakan ko yun sa akin. Uh-huh. Nung mahawakan ko, sabi ng aking asawa, hoy, 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 walang dayaan. Bakit? Nung ako'y umihi, walang hawak. Huwag mong hawakan yan. Ay, umihi ako, nako, sa binti ko pumatak. Ano ka? Abay, magaling ang asawa ko eh. Ha? Bakit? Magaling manigarilyo. Oh, pinagmalaki mo naman yung asawa mo. Ay, ang asawa mo maninigarilyo. Maninigarilyo din. Bakit? Talagang bisyo na niya, paninigarilyo. Sa nagpapalabas ng usok? Abay, madami siyang pinagpapalabas ng usok. Nagpapalabas sa bibig, sa ilong, sa mata, sa tenga. Lahat to, pinalalabas ng usok. Nakakapagpalabas ng usok sa lahat ng yan? Oo! Ay, luma sa misis ko yan. Bakit? Marunong din magpalabas ng usok? Yung misis ko ang magaling magpalabas ng usok ng sigarilyo. Saan nagpapalabas? Nagpapalabas siya ng usok sa puwet. Sa puwet? Tarantado ito. Paano mo nasabi yan? Abay, nakita ko kahapon ang kanyang panty puno ng nicotine. Hindi na naman. Sobra yung asawa mo. Ay, yung nga kapitbahay ko. Oh. Galing Bicol. Galing si Bicol? Ay, nagmamalaki sa akin. Sabi sa akin, inako, pare. Kaya ako'y umuwi na dito sa atin. Sa Bicol ay lumindol. Mm. Sa lakas ng lindol.
tumbal lahat ang puno ng nyug. Tumbal lahat ang puno. Ay, ganun din sa amin eh. Nung lumindol sa amin, tumbal lahat ang puno ng nyug eh. Ay, sabi ko naman sa kanya, mahina ang lindol sa inyo. Bakit? Doon sa amin, sa Batangas, lumindol. Oh. Pagkatapos ng lindol, ang mga tao mag-aaway-aaway, magpapanapanaga. Bakit naman? Nagkapalit-palit ng lute eh. Oh, sobrang naman lakas ng lindol mo. Sinasabi, hindi mo ako kaya eh. Sasabihin mo kanina, ikaw ay mayaman. Mayaman ang iyong lolo. Aba, siyempre. Mayaman naman lolo ko talaga. Bakit mayaman? Aba, yung lolo ko eh. Yan eh. Malaki ang bahay eh. Malaki ang bahay? Oo. Ganon kalaki ang bahay? Aba, kita mo yung bahay ng lolo ko. Oh. Meron swimming pool sa loob. Ah, may swimming pool pa sa loob? Oo. Oh! May ano pa, may istasyon ng tren. May istasyon ng tren? Ganyan kalaki ang bahay ng lolo ko. Aday, di ka liit. Ay, yung aking lolo, yung bahay. Oh. Pag ikaw ay gumising sa umaga, ikaw ay maliligo. Oh, ngayon? Kukuha ka pa ng passport. Makayabang ng lolo mo. Ay, noon kami sa magpunta kami sa Mindoro. Oh. Ay, sakay kami sa barko. Sakay ka ng barko? Ay, yung barko'y inabot ng malakas na alon. Mm-hmm. Sabi nung kapitan ng barko, kayong lahat ay magsipanalangin at nang huwag lumubog ang ating barko. Tama nga yan, tama. Ay, may kasabay akong nagdasal, matanda, sabi. Oh. San Pedro, San Gregorio, San Vicente, San Rostico, San Tabo, San Guillermo, kayong lahat ay pumarito at kami inyong tulungan. Wala ka sa ito, tinawag? Sabi nung chick, lentek na at lulubog na, pasahelo, tawag pa! Sabi, may kasabay palang inchik eh. Oo, oh, pero sabi mo yung malawak ang lupa na yun, lolo. Oo, totoo yan. Bakit? Alam mo yung lolo ko, napakayaman yan, lawak ng lupa, ipamamana sa akin. Ganon kalawak? Aba, sa akin lang pamamana ng lolo ko. Oo. 100 hektarya lupa, para sa akin lang yun. 100 hektarya lupa, ipamamana sa iyo? Ganon kayaman ang lolo ko? Ganon kalawak ang lupa na lolo lupa na yun, lolo. Para sa akin yun. Nako, ay kakaunti, makitid yun. Makitid 100 hektarya? Oy, naku, yung akin lolo, yun ang mayaman. Ganun ka lapad ka lupa? Ay, kita mo ba yung pagitan ng Batangas at Mindoro? Oo. Yun ang pinamamana sa akin. Masandali lang. Bakit? Dagat yung pagitan ng ngayon ng Batangas at Mindoro eh. Ay, yung ilalim. Lupa. Yun, ang mamamahin ko. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng gurang na bakla. Idol din ng gurang na bakla. Idol din ng gurang.